o Anime Recaps Tagalog. Ang pamagat ng ating kwento ay Jintima the Movie, Crimson Sakura Chapter. Nagsimula ang kwento tungkol sa pagiging hit ng Jintima matapos ang 5 taon mula ng Jump Festa Anime Tour. Nasakop ng mga alien na kung tawagin ay Amanto ang Edo, na matatagpuan sa Musashi Province at naging de facto capital ng Japan, noong panahon ng Tokugawa Shogunate. Ang pangunahing bida sa kwento ay si Jintoki Sakata na isang dating rebelding samurai na namuhay bilang kathang-isip na version matapos ang pananakop ng mga aliens. Minsang nakipaglaban si Jintoki sa mga alien invaders hanggang sa napagtanto niya na parang walang kabuluhan ang kanyang ginagawa. Humantong ito sa pagpili niyang maghanap buhay na lang bilang isang freelancer for hire sa Edo kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Shinpachi Shimura at si Kagura para mabayaran ang buwan ng renta. Silang tatlo ay tinawag na Yorozuya. Isang gabi sa isang tulay, ang teroristang Joy na si Katero Katsura ay inatake ng isang ronin. Napag-alaman ni Toshiro Hijikata na ang salarin ay si Shinsuke Takasuji na isa sa pinakadelikadong ronin sa lugar. Mayroong usap-usapan na kinuha nito bilang kasama ang Master Swordsman na si Nizo Okada na kilala rin bilang Nizo the Killer, kasama ang Gunslinger na si Matako Kajima na kilala rin bilang Crimson Bullet. Kinuha rin ni Takasuji ang genius strategist na si Henpei Tateichi at ang misteryosong samurai na si Banzai Kawakami. Kasama ang 4 na mga mandirigma, muling binuhay ni Takasuji ang Kiheitai. Ang Kiheitai o Demon Soldiers Army ay isang secret volunteer army na ang misyon ay palayain ang Japan mula sa mga mananakop. Dahil sa nangyaring krimen, ang alaga ni Katsura na mukhang bibe o penguin na si Elizabeth, ay pumunta sa freelancer trio na Yorozuya upang humingi ng tulong para mahanap si Katsura. Pero si Elizabeth ay nakatulala lang at walang kibo sa harap ng tatlo hanggang sa nainis sa kanya si Jintoki. Matapos makatanggap ng tawag sa telepono, lumabas si Jintoki at iniwan si Shinpachi at Kagura kasama si Elizabeth. Pumunta si Jintoki sa isang bahay ng isang swordsmith na ang pangalan ay Tetsuya Murata. Pagdating sa bahay ni Tetsuya, nakita ni Jintoki ang swordsmith at ang kapatid nitong si Tetsuko Murata na abala sa pagpapanday ng espada. Halos makipagsigawan siya kay Tetsuya dahil hindi pa rin tumitigil ang mga ito sa pagpapanday kahit nasa harap na siya ng pintuan. Nang matapos ang mga ito sa pagpapanday ng espada, hiniling ni Tetsuya kay Jintoki na hanapin ang espada na kung tawagin ay Benizakura, na ninakaw. Ang Benizakura ay tinatawag ding Crimson Cherry Blossom na nilikha ng ama ni Tetsuya at kayang humiwa ng bato. Ang ama ni Tetsuya ay namatay 1 buwan matapos gawin ang Benizakura. Mula noon, sunod-sunod na ang nangyayaring pagpatay at sinabing ang Benizakura ay isang isinumpang espada. Sa tulay kung saan nangyari ang pagpatay, ipinakita ni Elizabeth kay Shinpachi ang dagwang wallet ni Katsura. Ipinasya ni Kagura kasama si Sadaharu na umalis upang hanapin si Katsura. Isang gabi, nakasalubong ni Jintoki si Toshiro sa daan at pinaalalahanan siya na mag-ingat sa taong may hawak ng mahiwagang espada. Samantala, hindi pa rin umaalis sina Elizabeth at Shinpachi sa lugar na pinangyarihan ng krimen, hanggang sa dumating ang serial killer na si Nizo Okada. Bago dumapo ang espada kay Elizabeth, dumating si Jintoki at iniligtas siya nito. Inamin ni Nizo na siya ang pumatay kay Katsura at ipinakita ang buhok nito na kanyang pinutol. Hindi pa rin naniniwala si Jintoki na natalo si Katsura ni Nizo, hanggang sa nakita niyang kinokontrol ng Benizakura ang katawan ni Nizo. Pinilit labanan ni Jintoki ang espada ni Nizo subalit nabali ng Benizakura ang kanyang espada. Hanggang sa napuruhan nito si Jintoki. Sa galit ni Shinpachi, umatake siya mula sa itaas at pinutol ang 1 braso ni Nizo hanggang sa dumating ang mga ronin sa paligid. Mula dito, umatras si Nizo at tumakbo pero hinabol siya ng mga tao, habang si Jintoki ay nawala ng malay dahil sa sugat na tinamo. Sa pakiramdam na mahahanap ni Kagura si Katsura sa barko, hinamo ni Kagura ang nakatalikod na si Takasuji sa isang laban. Dito niya nakaharap si Matako Kajima na bagamat naiwasan ang mga tama ng bala. Hindi siya kaagad nakatakas dahil dumating si Henpei Tateichi. Nakipaglaban si Kagura sa mga nasa barko habang umaasa siya na makikita niya si Katsura, subalit binaril siya ni Matako kalaunan. Bagamat may tama ng baril, tumayo pa rin si Kagura at naglakad papunta sa loob kung saan tinutukan siyang muli ng baril ni Matako. Samantala, nagising si Jintoki mula sa isang masamang panaginip na pinatay siya ni Takasuji. Habang wala si Shinpachi, si Teshimura na nakatatandang kapatid ni Shinpachi. Ang nag-aalaga kay Jintoki, dumating din si Tetsuko para bisitahin si Jintoki at upang humingi ng tulong para pigilan ang kanyang kapatid na si Tetsuya sa balak nito. Sinabi ni Tetsuko na ang Benizakura ay isang napakadelikadong armas at iisang tao lang ang alam niyang gumawa ng nakamamatay na sandata, ang kanyang kapatid na si Tetsuya. Alam ni Tetsuko na nagpakadalubhasa si Tetsuya sa pagpanday ng espada dahil gusto nitong lampasan ang nagawa ng kanilang ama. Kamakailan lang,
Nakipag-alyansa si Tetsuya kay Takasugi at balak gamitin ang Bene Zakura para sunugin ang Edo. Bagamat naging hanap buhay nilang magkapatid ang pagpapanday ng espada, hindi matiis ni Tetsuko na makita si Tetsuya na mag-ambisyon ng sobra hanggang sa umabot sa puntong nakipag-ugnayan ito sa mga taong masama, pero hindi na niya pinayuhan ang kapatid at sa halip ay nagpatuloy lang sila sa ginagawang pagpapanday ng espada dahil yun ang kanilang trabaho. Subalit hindi pa rin may aalis sa isip ni Tetsuko ang mag-alala para sa kapatid dahil ang masterwork nito ay ginagamit na ngayon para sirain ang mga bagay na magaganda at kumikitil ng buhay ng mga tao. Hindi na alam ni Tetsuko ang kanyang gagawin para mapigilan si Tetsuya at ang Bene Zakura. Pero sa kabila nito, tumanggi si Gentoki na tulungan si Tetsuko at pinauwi na lamang ito. Sa barko, nagtago si Shinpachi sa basurahan upang hanapin si Kagura na binihag ni Namatako pero maraming ronin na nakabantay sa paligid, nang biglang nakita niya si Elizabeth na gumagala sa hallway. Hinarap ni Elizabeth ang mga ronin at lumikha ng pagsabog sa malayo bago binigyan ng signal si Shinpachi na tumakbo upang hanapin si Kagura. Samantala, pinasabugan ng mga space pirates ang barko ni Takasugi dahil sa nangyaring pagpatay kay Katsura na kanilang leader. Sa pag-aakalang kakampi ni Kagura ang mga space pirates, inilagay siya ni Matako sa harapan ng barko. Ngunit pinasabugan pa rin ng mga space pirates ang barko hanggang sa dumating si Shinpachi at iniligtas si Kagura. Dahil sa kahihiyang tinamo ni Takasugi mula kay Nizo, tinangkang patayin ni Takasugi si Nizo. Subalit prinotektahan ng Bene Zakura si Nizo. Kalaunan, iniutos ni Takasugi kay Nizo na tapusin ang mga kalaban. Sakay ng isang aircraft, lumabas si Nizo ng barko at isa-isang pinabagsak ang mga barko ng mga pirata gamit ang Bene Zakura. Habang iniligtas ni Shinpachi si Kagura, lumitaw si Elizabeth, na kalaunan ay napag-alamang nagpanggap lamang, at nasa likod nito si Takasugi. Matapos hiwain ni Takasugi si Elizabeth, lumabas si Katsura mula sa costume at inatake si Takasugi. Nang gumaling na si Gentoki sa kanyang mga sugat, sinamahan siya ni Tetsuko papunta sa barko at binigyan ng espada laban sa Bene Zakura. Matapos makita ni Katsura ang nakatagong libro sa tiyan ni Takasugi, ibinunyag niya na gumamit din siya ng libro bilang pananggalang sa Bene Zakura, kaya hindi siya namatay. Si Katsura ay nagbalik hindi para makapaghiganti kundi upang pigilan si Takasugi sa anumang masamang plano nito. Hindi nagustuhan ni Shinpachi at Kagura ang ginawang pagpapanggap ni Katsura na patay na, pero ipinaliwanag nito sa kanila na mas madaling makapag-spy kapag inakala ng mga kalaban na patay na ito, kaya ng mga oras na yun ay nakapagtanim ng bomba si Katsura sa barko. Samantala, dumating ang totoong Elizabeth kasama ang mga tauhan ni Katsura at nilabanan ang mga tauhan ni Takasugi. Sa pag-asang maayos pa ang lahat sa pagitan ni Katsura at Takasugi, nagpahiwatig si Elizabeth kay Katsura na kausapin si Takasugi. Habang hinahanap ni Katsura si Takasugi, sumunod sa kanya sina Shinpachi at Kagura. Pero bago pa nila mahanap si Takasugi, hinarang sila sa daan ni Henpeita at Matako. Sa gitna ng pag-uusap ni Tetsuya at Nizo, dumating si Gentoki. Dala ang espadang ibinigay ni Tetsuko. Nilabanan ni Gentoki si Nizo. Bagamat makapangyarihan ang Bene Zakura, alam ni Katsura na mapapahamak ang katawan ni Nizo dahil sa espadang hawak nito. Dagdag ni Tetsuya, walang pakialam si Nizo sa anumang gawin ng espada. Kahit si Takasugi ay walang pakialam kung sino man ang mapatay ng espada. Sa pag-aakalang matatalo si Gentoki ng Bene Zakura, lumabas ang kapangyarihan ng White Knight. Subalit, dinaig ng Bene Zakura si Gentoki habang si Nizo ay lalong naging makapangyarihan at pinabagsak nito ang dalawang kakampi na si Namatako at Henpeita. Sa pagnanais na mailigtas si Gentoki, sinubukang atikihin ni Tetsuko si Nizo gamit ang isang espada. Pero hindi pa rin ito naging sapat. Sinubukang sagipin ni Kagura si Tetsuko pero mahigpit ang pagkakahawak ni Nizo kay Tetsuko. Nang papatayin na ni Nizo si Tetsuko, dumating si Tetsuya upang iligtas ang kapatid, at nang si Tetsuya naman ang papatayin ni Nizo, iniligtas siya ni Gentoki. Sa kabila ng pagiging invincible ng Bene Zakura, mas naniniwala pa rin si Gentoki sa kakayahan ng espadang ibinigay sa kanya ni Tetsuko. Bagamat ang espadang pinenday ni Tetsuya ay ginamit para kumitil ng buhay ng tao, ang espadang pinenday ni Tetsuko ay ginamit para protektahan ang tao. At sa muling pag-atake ni Nizo, tinalo ng espada ni Gentoki ang Bene Zakura at bumagsak si Nizo. Dito na pagtanto ni Tetsuya ang pangaral ng ama na gamitin ang malinis na puso sa pagpapanday, maging mabuti, matapat, at mamuhay ng may integridad. Nang maglaon, ibinunyag ni Takasugi ang kanyang intensyon na sirain ang mundo. Hindi kagaya ni Katsura, hindi interesado si Takasugi na iligtas ang bayan. Sa halip, mas naniniwala si Takasugi na ang tanging paraan para mailigtas ito ay ang sirain ang mundo pagkatapos ng digmaan dahil sa pagkawala ng kanilang guro na si Shoyo Yoshida na nagturo sa kanya,
kay Kat Sora at Jintoki. Sinabi ni Kat Sora kay Takasuji na ayos lang kung gusto nitong sirain ang bayan, pero hindi siya basta tatayo na lang at manonood kapag idinamay nito ang mga tao sa Edo. Ang pagkamuhi ni Takasuji ang nagtulak sa kanya na makipag-ugnayan sa mga Space Pirates Harusame na kalaunan ay sumalakay sa barko upang labanan sina Jintoki at Kat Sora. Sa gitna ng kaguluhan, pinaligiran ng maraming mga kalaban sina Jintoki at Kat Sora pati na ang ibang mga kasama. Para hindi makaabala, pinayuhan ni Kat Sora ang mga kasama na umatras dahil kailangan nilang tumakas. Inilayo ni Elizabeth ang ibang mga kasama habang sina Jintoki at Kat Sora ay nagpaiwan at nagpas siyang makipaglaban ng sabayan sa mga kalaban. Habang nakikipaglaban sa mga pirata, ang pinakamalakas na kanang kamay ni Takasuji na si Banzai Kawakami ay nanonood kina Jintoki at Kat Sora. Mula sa malayo kung saan nakatayo sina Takasuji at Banzai, nagdeklara si Jintoki at Kat Sora na sa susunod na pagkikita nila ni Takasuji ay ituturing na itong kaaway at hindi na sila magpapakita ng awa anuman ang kanilang nakaraan. Tumakas sina Jintoki at Kat Sora sa barko sakay ng parachute ni Kat Sora at habang nasa ere, sinusubukan silang paputukan ng mga kalabang nasa barko, pero hindi sila tinamaan. Sina Elizabeth at iba pa ay ligtas na nakatakas habang sina Toshiro Hijikata at iba pa ay hindi na umabot sa pakikipaglaban. Si Jintoki bagamat sugatan, at ang iba pa ay matagumpay na nakauwi sa kanilang tahanan.